Hello, hello! Magandang umaga, Laguna, Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo na nakatutok sa atin ngayon live sa pamamagitan ng Facebook pages ng Radyo DZLB at Bidani Network Program. Narito po muli ang ating programang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon dahil nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Ito ang Bidani Nutri Live. Hatid po sa inyo ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Program ng Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines, Los Baños at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Good morning! Ang inyong lingkod, Gen Garma po, Development Communication Operations Coordinator ng Bidani. Oh, napansin nyo ba? Bagong set, ha? May mga pahalaman na ngayon, kunwari plantito. Kumusta po ang inyong napakagandang araw ng Lunes? Nawa po ay maganda ang pagsisimula ng ating araw at ang pagsisimula ng ating linggo kahit na medyo kumulimlim ng konti dito sa atin sa bayan ng Los Baños. But anyway, kumusta po sa inyong mga lugar at muli sana ay maganda ang inyong magandang Lunes ng umaga. Good morning! Nako, napaka-importante po ng ating pag-uusapan ngayong araw po na ito, isang suliranin na pang-nutrisyon na maaari namang tugunan, no? Ayan, ito po ay ang micronutrient deficiencies. At yan po ay ating tatalakayin kasama si Assistant Professor Angelica Navacero ng Institute of Human Nutrition and Food. Pero syempre, bago yan, ha, kung gusto po ninyong magpabate o meron kayong mga katanungan para sa ating Nutri Expert o gusto nyo lamang magpa-attendance check, what's on your mind? We'd really like to hear. Abay, mag-comment po kayo dito sa ating live stream. Comment down below kung kayo ay naka-tablet o naka-cellphone. Nasa bandang kanan naman yan kung kayo ay nasa desktop o laptop computers. O, diba? Sa kayo nakakita ng eskwelahan ng attendance check e comment section sa Facebook, o diba? What's on your mind? We'd really like to hear. Ngunit, bago po tayo dumiretso sa ating talakayan para sa araw po na ito, ay narito po muna ang ilang mga paalala na para po sa ating mga NutriLife enrollees, sa ating 62 no, na mga enrollees ng ating online nutrition school on the air dito sa Bidani NutriLife. Alright, una po sa lahat, isa munang pagwawasto. No? Noong pong nakaraang Miyerkules sa ating pagtalakay tungkol sa healthy diets ay nabanggit po natin sa ating programa na mas magandang lumipat sa unsaturated fat mula sa saturated at trans fats. Ngunit ang lumabas po sa ating graphic noong Wednesday ay lumipat sa saturated. So, pasensya na po, mali yun na ilagay dun sa graphic. Ang tama po ay lumipat sa unsaturated fats. Yan po yung nakikita nyo ngayon sa ating screen kung kayo ay nanonood sa DZLB Online. Pangalawa, meron po mga nagtatanong, no, kung pwede bang mapanood ang replay ng ating programa kung sakaling they missed out, no, hindi napanood ng live ang ating programa. Opo naman, pwedeng-pwede. Maari po kayong makapanood ng replay sa kahit anumang oras po ninyo gusto sa Facebook pages ng Radyo DZLB at Bidani. So, ibig kong sabihin, hindi porke nag-live na, pagkatapos ng live, babay na kami. Hindi po, pwede nyo mapanood ang ating replays anytime you want. O, diba? Pangatlong paalala, inaanyayahan po natin ang ating 62 na enrollees na sumali sa ating Facebook group. Ayan, para po mapadali ang ating komunikasyon at para sa mga anunsyo tungkol po sa ating online nutrition school on the air. So hanapin nyo lamang po ang Bidani NutriLife Enrollees Group sa Facebook. I-search nyo lang yung Bidani NutriLife Enrollees para wala kayong ma-miss out ng mga anunsyo, ha? At pang-apat po na paalala ay patungkol naman po sa ating Nutri Quiz, no? Sundin po natin yung tamang format na naka-flash ngayon sa ating screen. So, pag po kayo ay magpapadala ng inyong mga sagot dun sa ating Nutri Quiz, i-message po muna ninyo ang inyong pangalan. Sulat po muna ang inyong pangalan. Pagkatapos niyan, lahat na po ng mga sagot ninyo from questions 1
to 5. At isa pong importanteng paalala, ang pagpapadala po ninyo ng inyong mga sagot sa ating NutriQuiz ay sa pamamagitan po ng pagme-message sa Facebook page ng Bidani sa facebook.com/bidani.np o hanapin nyo lamang po ang Bidani Network Program sa Messenger o sa Facebook. Huwag po ninyo i-comment dito sa ating live stream. Sige kayo, baka makopyahan kayo. Hindi kayo maging top scorer niyan. Diba? Anyway, yan po ang ilan po sa ating mga paalala para po sa ating mga NutriLife enrollees. At ngayon, balikan na po natin ang ating mga tinalakay sa ating nakaraang episode tungkol sa healthy diets. At na ito na nga, ano yung mga sagot sa ating NutriQuiz? At sino-sino ang ating mga top scorers? Narito na ang Nutri Rewind! Alright, at tulad nga po ng ating nabanggit, no, last week ay pinag-usapan po natin ang tungkol sa healthy diets o malusog na dieta. So balikan po natin, no, yung ilan sa mga tips, no, ng ating nutri expert na si Tita Chare, si Miss Maria Charina Maneha. So ilan po sa kanyang mga ibinigay, no, na payo sa atin ay una, kumain ng hindi bababa sa 400 grams ng prutas at gulay kada araw. Yan po ay katumbas ng isang slice ng malaking prutas tulad ng papaya o mangga na isang buong piraso. No? Yan. So, makakahalos 400 grams ka na yan. So, dapat hindi bababa sa 400 grams ng prutas at gulay kada araw. Eh pagdating naman sa asukal, ang dapat i-consume po natin ay mas mababa sa 50 grams o 12 kutsarita ng free sugars. Ito po mga free sugars na ito, ito po ay yung mga dagdag na asukal dun sa ating mga binibiling pagkain. So limitahan natin ang consumption natin dyan. Pinayo rin po sa atin na lumipat sa unsaturated fats. Ulitin ko ah. Unsaturated fats, doon tayo lilipat mula sa saturated at trans fats. Ang mga unsaturated fats po ay matatagpuan sa isda, avocado, nuts at mantika, no, mula sa sunflower, soybean, canola at olives. Pagdating naman sa asin, nako, dapat po ay mas mababa sa 5 gramo o katumbas ng isang kutsarita ng asin ang ating pong kinokonsumo. At, no, ang gamitin po nating asin ay hindi basta-basta asin, kundi dapat ay iodized salt. Ilan din po sa mga naging praktikal na payo na ating natalakay noong Miyerkules ay ang pagkain ng mga in-season o mga nasa panahon na sariwang prutas at gulay. Pagbabawas sa mga taba na nasa karne. Pag-iwas sa paglalagay ng sarsa. Naku, ang hilig pa man din natin mga Pilipino sa sarsa. Ano? Mga sarsang mataas sa sodium, no, sa ating hapag pag na po tayong maglagay. At paglimita sa pagkonsumo ng mga pre-packed na pagkain at inumin. Naku, eto na nga ang inyong inaabangan. Ano ang mga sagot sa ating NutriQuiz number 1? Okay, doon na po tayo sa ating unang tanong. Tama o mali, makatutulong ang healthy diet laban sa pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, heart disease, stroke at cancer, pati na rin sa malnutrisyon? Ang tamang sagot? Tama! Question number 2. Ang pagsunod sa malusog na pagdidieta o healthy dietary practices ay nagsisimula ng maaga sa buhay ng isang tao. Ang tamang sagot ay tama. Question number 3. Ang isang malusog na dieta para sa mga matatanda ay kinabibilangan ng alin po sa mga sumusunod? Letter A, kumain ng 400 na gramo ng prutas at gulay araw-araw. Letter B, iwasan ang mga pagkain na mayroong trans fat. Letter C, gumamit ng iodized salt. At letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot po ay letter D, lahat ng nabanggit. Alright, magtungo na po tayo sa question number 4. Paano may iwasan ang pagkain ng saturated fat at industrially produced trans fats?
A. Pasingawan o pakuluan ang pagkain sa halip na iprito. B. Gumamit ng butter o lard sa pagluluto. O letter C. Kumain ng mga hinurno o prepackaged na pagkain. Ang tamang sagot po ay letter A. Pasingawan o pakuluan ang pagkain sa halip na iprito. At panghuli, question number 5, tama o mali ang mataas na paggamit ng sodium at hindi sapat na potassium sa katawan ay nag-aambag sa mataas na presyon ng dugo na kung saan ay nagdaragdag ng panganib sa sakit sa puso at stroke. Ang tamang sagot ay tama. Yan. At eto na nga ang ating mga top scorers para sa ating kauna-unahang Nutri Quiz ay sina Maura Monsalud, Maria Pilar Arcasitas, Christia Lay Reyes, Laura Maria Teresa Clarin, June Ramirez, Evelyn Fernandez at Prima Lukto. Kaya naman po sa inyong lahat, maraming congratulations! Parang piyesta! O yan ang patugtog natin, pa-congratulations! Alright! Diba? So, para po sa ating mga ka-Nutri Life, syempre, meron pa kayong mga pagkakataon, ha? Na maging top scorer. Meron pa tayong quizzes pa na natitira. So don't worry, magkakaroon pa rin kayo naman ng pagkakataon upang maging top scorer. Trese minutos makalipas ang 9 o'clock ng umaga. Ito na nga po, pag-uusapan po natin sa ating pagbabalik ang isa pong problema o suliraning pang-nutrisyon na kayang-kaya naman po nating tugunan. Ngunit ito po ay napakamasalimuot na problema. Ha? Ito po ay ang micronutrient deficiency. Ano-ano nga po ba ang mga uri nito at paano natin ito matutugunan? Makasama po natin live sa loob lamang ng ilang saglit si Assistant Professor Angelica Navasero ng Institute of Human Nutrition and Food sa ating pagbabalik. Ngunit bago po yan, batiin natin yung ating mga ka-Nutri Live, ha? Ayon, yung mga top scorer, nag-shoutout na sina Ma'am Maura Monsalud, si Ma'am Christia Lay Reyes, si Ma'am Leia Lord Gay Rosa, ayan, nagpapabati. Good morning mula sa Nangkarlan at si Maria Pilar Arcasitas. Aba, unang-unang nagpa-shoutout yung ating mga ating mga top scorer. Ha? Congratulations po muli sa inyo. At nangunguna din sa panonood yung ating mga kabidani sa UPLB na sina Miss Belinda Lala. Makakasama din natin siya sa ating Nutri Live later, no? At si Miss Ana Castañeda. Ayan. Uy, ang aking auntie mula pa sa Lawag City, Ilocos Norte, Ate Nena de la Cruz, nanonood din sa ating ngayon. Magandang umaga, o tulad nga na sinasabi namin, naimbag abigat, kada kayo amin dita Norte. Alright, muli po, micronutrient deficiency sa ating pagbabalik. Ito, ang Bidani Nutri Life, dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si Nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay Nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang Lola ko! Pag pumupunta kami ni Nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si Nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin at kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Thank you.
rin po ang Bidani Nutrilife na inyo pong sabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook pages ng Radyo DZLB, facebook.com/radyodzlb, at sa Facebook page din ng Bidani Network Program, facebook.com/bidani.np. Ayan po ha mga kabidani, mga ka-Nutrilife, gentle reminder lamang ay i-like po ninyo ang Facebook page ng Radyo DZLB, hindi lang ng Bidani syempre, para pag po kayo ay nanonood sa ating live stream, eh makikita namin at kayo ay mapapa-attendance check. O, diba? Alright! At makasama na nga po natin upang talakayin ang micronutrient deficiencies, ang isa po sa mga kasamahan natin sa Institute of Human Nutrition and Food, no? Ito na po ang ating diskusyon tungkol sa micronutrient deficiencies sa ating segment na Nutri Talakayan. Mga kasama na nga po natin ang isa po sa ating mga kasamahan mula sa Institute of Human Nutrition and Food, UP Las Bañas College of Human Ecology, para po pag-usapan ang tungkol sa micronutrient deficiencies, si Ma'am Angie, Assistant Professor Angelica Navacero. Ma'am Angie, good morning! Hi again, good morning! Alright, at kung ready na nga po si Ma'am Angie at kung ready na rin ang ating mga kabidani, abay simulan na natin ang ating Nutri Talakayan. O ba, mga pag-anong sound effect na ngayon, no? Anyway, sayata na nga Ma'am Angie, no? Pag po sinabi nating micronutrient deficiencies, ano pong ibig sabihin nito? Ang micronutrient deficiency ay isang uri ng malnutrisyon na tumutukoy sa kakulangan ng sustansya sa katawan, particular na sa mga bitamina at mineral. So, tinatawag din ito na hidden hunger dahil maraming tao ang naapektuhan nito na hindi agad nagpapakita ng mga physical na sintoma. So, kagaya ng pagkawala ng enerhiya, na yung performance sa school hindi maganda, so hindi siya talaga nakikita agad physically, kaya hidden hunger siya. Nako, nakakatakot pala ito Ma'am Angie, no? Kasi nga hidden hunger, parang hindi basta-basta makikita, no? Oo. Okay, so ma'am, no, bilang napag-uusapan na nga itong micronutrient deficiencies, ano-ano nga po ba yung mga uri ng micronutrient deficiency na common po dito sa ating bansa? Dito sa ating bansa, ang karaniwang micronutrient deficiency ay vitamin A deficiency, iron deficiency anemia, at iodine deficiency disorder. Isa-isahin natin, ano? So, sa iron deficiency anemia, according sa 2018 Expanded National Nutrition Survey ng FNRI, merong 48.2% sa na prevalence sa ating mga 6 to 11 months na mga baby. At itinuturing itong severe public health problem at 35.4% naman sa 12 to 23 months. Ito ay moderate public health problem. So kung makikita ninyo dito sa graph, medyo mataas siya talaga. Sa susunod very alarming, ma'am, kumbaga, no? Oo. Lalo na dun sa ating mga baby na 6 to 11 months. Mm. Tapos, ito, makikita naman natin sa mga edad na 2 to 5 years old, ang prevalence ng anemia ay 13.4% sa 2 years old, 6.4% sa 3 years old, 7.1% sa 4 years old, at 4.2% sa 5 years old. At ito ay tinuturing na mild public health problem. Pero kahit medyo kung akala natin mababa, pero public health problem pa rin ito. Suli rin pa rin siya. Sa mga edad na 6 to 10 years old naman, makikita pa rin natin na medyo mataas pa rin, 23.5% sa 6 years old. Sa 7 years old ay 14.5%. Sa 8 years old ay 14.5%. Sa 9 to 10 ay 12.4%. So, ito naman ay anong klaseng public health, moderate public health problem pa rin ito. Okay.
At sa mga adolescents naman, hindi rin ligtas ang ating mga adolescents na mga 13 to 9 years old. Ang prevalence naman ng anemia sa kanila ay 8.1%. Mataas so, pa rin. Mataas pa rin kasi itong mga percentages na ito, pag inilipat natin sa dami ng bata, daan-daan at libo-libo pa rin ito. So, para sa mga kababaihan naman na may edad 15 to 49 years old, ang prevalence ng anemia ay 11.6% sa mga kababaihan, 11.2%. So mukhang mas mataas siya for ano no, for females kaysa sa mga lalaki. Oo, dahil ang mga babae ay merong menstrual monthly menstrual period. Tapos para naman sa mga ina natin, sa mga buntis at sa mga nagpapasuso, makikita natin na 26.1% ito para sa mga buntis, mataas ito. At sa mga nagpapasusong ina ay 14.4% naman ito. At sa mga nakakatanda rin, sila rin ay meron ding ay iron deficiency anemia. Kung makikita natin, ito ay 20.2% nitong 2018. At ito ay moderate public health problem. So sa lahat ng mga pangkat ng mga edad, iba't ibang edad, meron talaga. Kaya ito yung mga pinakalaganap na kind ng micronutrient deficiency sa ating bansa. Kumbaga, Ma'am Angie, no, parang walang pinipiling edad, no? Itong iron deficiency anemia. Mm-mm. Tapos, hindi lang nag-iisa ang iron deficiency anemia. Meron pa rin tayong iba pa. Meron pang iodine deficiency disorder. So, ito naman. At iba pa yan sa ano, IDA. Oo. Para naman sa iodine deficiency disorder or IDD, makikita natin sa ating school children na ito ay bumaba noong 2013 kaysa noong 2013, merong 11% na lang sa 6 years old, 12.1 sa 7 years old, sa 8 years old ay 14.5%, at sa 9 to 10 ay 11%. Okay, pero sa susunod naman sa mga 10 to 12 years old na children natin, merong 11.5% sa kanila ang merong IDD. Para sa mga kababaihan naman, so lahat talaga meron pa rin. Makikita natin na bumababa ang prevalence sa kababaihan mula 21.7% noong 2013, ito ay naging 11.3%. So ito medyo good news, pero mataas pa rin siya. Pero pababa naman siya. Sa mga buntis, from 27 naging 20.2% na lang. At sa mga nagpapasusong ina, 33.1% hanggang 21.2% na lang nitong 2018. So kumbaga, Ma'am Angie, no, ano, kahit na tawag nito, may nakikita tayong downtrend, ito ay isang bagay pa rin na kailangan pa rin pagtuunan ng pansin, no? Oo, kasi mataas pa rin itong ano na ito. Statistics na ito. At lalo na sa mga pregnant at lactating natin na mga nanay, napaka-importante kasi ng iodine para sa kanila at para sa kanilang mga anak. Ayan. Para rin sa adults, elderly pala, na 60 years old and above, makikita rin natin na meron din sila ng IDD. So makikita natin dito. Na bumaba rin siya pero mataas pa rin ito, 23.3% ng 2018 mula sa 33.3 noong 2013. Pero kung isusumahin mo pa rin itong prevalence na ito ay mataas kapag kinonvert mo kung ilang daang tao o ilang libong tao ang meron nito sa ating bansa. At panghuli, hindi pa tayo tapos, meron pa. Meron pang isa. Oo, may vitamin E deficiency. So, sa mga edad na 6 na buwan hanggang 5 taon, ang prevalence ng vitamin E deficiency ay 16.9%.
So ito ay tinuturing na moderate health problem. At pinakamataas na prevalence ay makikita sa mga sanggol na 6 to 11 months na 17.9%. At ang kasunod nito naman ay sa mga 1 to 5 years old children natin na 16.9% na sila yung may pinakamataas na prevalence ng vitamin A deficiency. Para naman sa at talaga sa mga chikiting pa, no? Oo, sa kanila laganap yung vitamin A. Kaya sila yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Para sa mga women of reproductive age, sa pregnant women at lactating mothers, meron tayong 1.3%, 3.2%, at 2.3%. At sa mga elderly din, ay makikita natin na meron din mababang percentage. At ito ay mild public health problem na lamang sa kanilang edad. Pero sa ating mga children na 6 to 5 years old, ito ay talagang moderate at mataas pa. Ayun. So, baka yung ating mga kabidani at mga ka-NutriLife, baka nalula no, dun sa mga numero. Pero basically, no, mga kabidani at mga ka-NutriLife, ang ibig lang po namin sabihin dito ni Ma'am Angie, no, ay base sa mga nakakalap na datos, ay nananatili pa rin talaga na health problem. Tapos, kung naririnig nyo, iba-iba pang level pa yan. May mild, may moderate, at may severe. Pero nevertheless, public health problem din pa rin po ano, itong mga ito regardless ng kung ilang porsyento ang apektado sa ating bansa. Ayun. So, yes, ma'am, go ahead. O, lalo na sa bilang ng mga Pilipino, imagine mo ilang daan, ilang milyon ng mga Pilipino, 100 million. Ang 1.3% ng 100 million ay nasa 1.3 million pa din. Kung i-convert lang natin, no? So, ang mga percentages na ito ay nagre-represent ng madaming tao na merong ganitong sakit. O, di ba na-compute na agad ni Ma'am Angie yung, ano, yung math noon? Ako hindi ko kaya i-compute yung math niyan. Pero hindi, pero ulitin lang natin seryosong usapan na napakalaking problema po talaga ng micronutrient deficiency. So, Ma'am Angie, ano-ano man po yung mga dahilan o di kaya ay mga factors kaya nananatiling public health problem, nananatili pa rin na suliranin natin ang micronutrient deficiencies? Okay, so dahilan, ang mga dahilan ng micronutrient deficiency, una, yung hindi pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain. Okay, kailangan natin ng iba't ibang makakakuha tayo ng iba't ibang klase ng sustansya, lalo na ng vitamin at minerals, kung iba-ibang uri din ng pagkain ang kinakain natin. Isa pa, kung hindi nakakatanggap ng micronutrient supplementation, kasi likas na mawawala talaga yung ibang vitamins and minerals, pero kailangan natin itong palitan. So kung hindi tayo makakatanggap ng micronutrient supplementation, medyo yon, magkakaroon tayo ng deficiency. Isa pa is yung laging pagkakasakit. Dahil every time nagkakasakit tayo, gumagamit tayo ng vitamins and minerals para makatulong na makarecover yung katawan natin. Kung lagi tayo nagkakasakit, nababawasan yun at nababawasan. Kaya tayo nagkaka-deficiency. And then yung pagiging undernourished din. Sa mga sanggol at bata, ang hindi pagpapasuson ng ina o at hindi rin pagbibigay ng nararapat na complementary foods ay nagiging sani ng mga micronutrient deficiency. So, napakahalaga ho na nagpapasuso ang mga ina natin kasi maraming vitamins at minerals na maibabahagi sa ating mga anak. Sa may mga anemia naman, para sa anemia, yung iron deficiency anemia natin, yung pagkakaroon ng bulate sa tiyan ay naging isang sanhi yun, yung pagkawalan ng iron. At sa mga kababaihan naman, lalo na sa mga nanay, ang madalas na panganganak, yung sunod-sunod, na hindi tayo nagkakaroon ng time para makakuha ulit ng dahil laging nagdudugo kasi nanganganak, ano? So nawawalan ka ng iron. At hindi yun na, dahil sunod-sunod siya, madalas ka nanganganak, hindi siya napapalitan. So yun, ang isang sanhi ng anemia sa mga kababaihan, lalo na sa mga ina natin.
Ayun, so nakikita po natin no na karamihan din sa mga nagiging factors dito ay yung kung hindi tayo nakakasunod sa malusog na dieta o healthy diets, yung pinag-usapan natin last week. Kaya ayan, kita-kita naman natin doon sa unang bullet, di ba, na kung hindi tayo kumakain ng iba't ibang uri, ay malamang sa malamang ay posibleng magkaroon tayo ng micronutrient deficiency. Bukod pa yan sa ano, problema ng undernutrition. Okay. So ngayon naman, Ma'am Angie, no, malamang sa malamang ay mayroon tayo mga taga-subaybay na malamang ay ganito ang mga problema. Biglang may padrama. Dahil napaka-dramatic naman po talaga kung ang iyong anak ay para bagang nananamlay. Diba? Ayan. Diba? Kung hindi ba man maantig ang iyong puso pag makakakita ka ng nananamlay na bata. At hindi ko rin alam bakit tayo nagkaroon ng ganitong segment. Biglang may padrama portion. Pero hindi, no? Seryosong usapan. Siyempre, meron tayong mga taga-subaybay ngayon na malamang sa malamang may mga nakikita silang signs and symptoms ng micronutrient deficiency, pero baka hindi nila alam na yun ay sintomas na pala ng micronutrient deficiency. Kasi nga, tulad po na nabanggit niyo kanina, ito ay hidden hunger. So, ano po ma'am ang mga signs, mga sintomas na may micronutrient deficiency ang isang tao? Simulan po natin sa vitamin A deficiency. Okay, for vitamin A deficiency o VAD, usually talaga sa mata eh. So, una yung matang manok o yung night blindness sa English. Yung nahihirapan pag napatay yung ilaw, hindi agad nakakapag-adjust yung mata mo. Para kang nabulag saglit pagkapatay ng ilaw. So, yon, night blindness, panlalabo ng paningin o pagkabulag. At yung palagi kang nagkakasakit dahil bumababa talaga yung resistensya dahil ang vitamin A ay importante sa ating immunity, sa resistensya ng katawan natin laban sa mga sakit. Yun. Alright, so yan, pag vitamin A, usually sa mata ang epekto, no? How about ma'am sa iron deficiency anemia naman? Ayan, sa iron deficiency anemia or IDA, so mabilis na mapagod, antukin, irritable, yun. Kasi madalas, ano, dahil nawawalan ka ng dugo, yung oxygen yung dinadala ng, ano, ng iron eh. So, hindi nakaka-circulate ng maayos yung dugo mo, kulang ng oxygen, kaya mabilis ka mapagod, maputla, makikita yun sa balat, yun, nagkakaroon ng headache, irregular yung heartbeat, nahihilo, yung medyo laging namamanhid yung iba-ibang parte ng katawan. Yun. Mababa ang resistensya. At kung malala talaga, kasi dugo ito eh, umiikot sa katawan. Pag sobrang kulang, ito yung ayaw natin mangyari na maglilid sa death or kamatayan ng ano, pasyente. So, yun yung iniiwasan natin. Pero kasi talaga kapag sobrang lala na talagang wala ng iron, talagang dumarating tayo sa punto na ganun. Pero kung kaya natin, syempre, iiwasan natin. Yan. So, kung iron deficiency anemia naman, makikita niyo mas physical at mas dugo naman ang epekto, no? How about, ma'am, sa iodine deficiency disorder? Ayan. So, sa iodine deficiency disorder or IDD, ito talaga medyo hidden siya eh. Talagang i-observe mo. Una is yung sa mga bata, poor mental development, yung medyo hirap sa school, no? Yung hindi man makaget agad, yun, may malaking epekto kasi yung iodine sa ano natin, brain development. Tapos isa pa yung bosyo o boulder, yung eto, makikita natin sa picture na nagkakita ng goiter, lumalaki yung sa ano natin, lalamunan. At para sa mga buntis, maaaring magresulta ito sa pagkalaglag ng bata o pagkakaroon ng mental retardation pagkapanganak. Kasi sa kagaya nga ng sinabi ko kanina, napaka-importante nito sa development, lalo na ng mga bata, kahit nasa tiyan pa lang. Kaya importante na maagapan ang iodine deficiency, lalo na sa ating mga nanay.
So kung iodine naman po ang kulang, ang pinaka makikita natin, ayan, goiter, bosyo, no? Mm-hmm. Pero isa pa, kaya nga din po hidden hunger eh, kasi mental development din ang naapektuhan. Nako, ayan. So ngayon, Ma'am Angie, no, alam na natin yung mga sintomas, kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong micronutrient deficiency. Ang susunod na tanong, paano po natin ito tutugunan? Yan. Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Magbabalik pa ang Bidani Nutri Live dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nahangiti at masaya. Idol kita, tatay! Ang Bidani Nutri Live na papanood sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Uy, pagbati po muna sa ating mga ka-Nutri Live na nakasubaybay, sina Miss Jane Posada Orillaza, shoutout mula sa Nagcarlan, Laguna. Si Miss Janeth Rubina, good morning mula naman po sa Mahayhay. Uy, muli ang aking ina, si Professor Seria Garma ng Mariana Marcos State University, nakasubaybay din. Good morning! Good morning! At nakasubaybay din po sa ating talakayan, ayan, sina Ma'am Arcasitas, si Ma'am Lea, Lor Gleirosa, Christina Lanore, uy, si Tinay, si Miss Rose Roble, si Ma'am Joyce Parko, nakasama din natin na gumawa ng modules para sa NutriLive. Ayan, at yung iba'y mga nabati na rin natin kanina. Ah, ito, si Miss Amiel Oropesa. Ayan, mga nakasubaybay ngayon sa ating programa. At iwas to po muna ang inyong mga orasan. Here is the time, here is the time, here is the time. 39 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga, at tuloy-tuloy na po ang ating talakayan, Nutri Talakayan, kasama si Assistant Professor Angelica Navacero. Ma'am Angie, good morning po uli. Good morning again. Alright, so ang nabitin nating usapin ay yung pagtugon naman sa micronutrient deficiencies. So ano-ano po ba ang mga paraan upang masolusyonan o matugunan ang micronutrient deficiencies? Ayan. So, maraming paraan at karamihan dito simple lang. Okay. Una-una is micronutrient supplementation. Okay? Ito ang pagbibigay ng pharmaceutically prepared ng mga vitamins at minerals para sa treatment at prevention ng micronutrient deficiency. So, halimbawa nito yung mga pinapatak na vitamin A sa ating mga bata at yung mga iron syrup at tablet na inirekomenda sa mga bata at buntis. Ayan. So, meron pa. Food fortification. So, meron tayong Republic Act 8976 or the Philippine Food Fortification Act. So, hahanapin nyo to sa mga pagkain. Pero mandatory lahat ng ating mga staple foods like yung ating bigas, mga arena, refined sugar, and cooking oil ay meron talagang vitamin A, iron, and iodine na fortification. Ito yung hanapin nyo itong diamond seal, sangkap Pinoy diamond seal para sa mga mandatory fortification. Tapos kapag square, ito yung voluntary fortification of processed food.
So, ito yung makikita natin sa mga snack packs natin. Yan. So, ibig palang sabihin, ma'am, no? Kasi siguro iba sa ating mga kabidani, nakikita na yan sa mga pag namimili, no? Yes, ang Kapinoy Seal. Kaya lang, ngayon ko lang nalaman, meron pala siyang corresponding shape. Hindi siya parang natripan lang na ito yung shape, no? Oo. Ano siya? May mandatory, tas may voluntary. So, ayan po, no, mga kabidani at mga ka-Nutri Life. Pag kayo'y mamimili, ayan, hanapin nyo yung mga sangkap Pinoy seal na iyan para sigurado na yung inyong binibili o kinakain ay fortified. Yan, yes. Kinokonsumo natin. Alright. Tapos, sige, ma'am, ano pa po yung iba pang mga pagtugon para sa micronutrient deficiency? Yun, yan. Ang iodized salt natin, gusto ko lang i-promote ulit lalo na ang mga Filipino household kasi para 61.6% lang daw ang gumagamit ng iodized salt. So, sana pataasin natin, sana lahat ng household ay gumamit ng iodized salt kasi napaka-importante ng iodine para sa ating katawan. Lalo na sa mga bata natin, mga lumalaki. Kung kaya natin yung gawing 100%, bakit hindi, di ba? Oo, yun ang goal natin. So, kasama siya sa food fortification. Mm. So, yung susunod is micronutrient powder. Siguro ang ating mga taga-subaybay na mga ka-Nutri Live, lalo na yung mga naturuan na ng bidani, very familiar dito. Ito yung mga powder na full of vitamins and minerals na hinahalo sa pagkain para sa karagdagang bitamina at mineral sa pagkain. So, ngayon marami na siya iba-ibang brands, no? Na ito, makikita natin, hindi ko na babanggitin isa-isa, no? Pero hinahalo siya sa pagkain, lalo na sa mga pagkain ng mga babies, no? Para i-help sa complementary feeding. And then, diet diversification, syempre ito yung binakasimple. Sa mga, ito, for iron deficiency, ito yung mga iron-rich foods natin. So, yung mga karne natin, tapos prutas and gulay, ayan. Tapos, isa pa para mas maganda yung absorption natin ng iron is kumain din tayo ng mga foods na rich in vitamin C. Ayan. Tapos, ito naman yung mga iodine-rich foods natin. Siyempre, marami nito sa Pilipinas, ang ating mga seafood at ang ating mga prutas at gulay pa din. Ayun. Ayan, at ito naman para sa ating vitamin E deficiency, kung makikita nyo halos lahat na dilaw na prutas at gulay ay basta ang kulay niya ay related sa kulay pula, kulay yellow, orange, yan ay rich in vitamin E. Tapos para naman sa mga meat sources natin, ito yung atay, red meats, cheese and milk, eggs ay rich in vitamin E. So, kailangan natin i-diversify, kumain tayo ng iba't ibang klaseng pagkain para makuha natin itong mga bitamina at mineral na kailangan natin. Ayan. Alright. Ito, last na. Kailangan natin growth monitoring and promotion. Siyempre, pauna-una para makita agad natin kung meron ba tayong kakulangan dito sa mga bitamina na to ay kailangan natin i-monitor yung timbang paglaki ng ating mga anak. Para maagapan agad natin. Ayan. Ayan. So, napakarami po mga paraan, ano? Micronutrient supplementation. Na ito po, Ma'am Angie, no? Halimbawa, yung micronutrient supplementation. Ito ay makukuha ng ating mga ka-Nutri Life sa kanilang mga lokal na health center. Available siya. Yung libre naman siyang binibigay na bilang parte ng programa ng ating gobyerno. Ayan. So, at yung iba pa, no, tulad ng micronutrient powder at syempre, no, yung pagkain ng mga pagkain at pagkonsumo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin A, iron at iodine. Yun ang isa talaga ding key, no, para po matugunan natin ang micronutrient deficiencies. Alright, Ma'am Angie, panghuling mensahe na lamang po natin sa ating mga taga-subaybay sa Bidani Nutri Life. Ayan, para sa ating mga taga-subaybay, inaanyayahan ko kayo, ini-encourage ko kayo na kumain ng iba't ibang klase ng pagkain at subaybayan natin ang paglaki ng ating mga anak at tingnan natin kung tayo ay nakakain ng sapat ng mga bitamina at mineral at sana tulungan natin ang isa't isa para ma-address o masolusyonan ang problema sa micronutrient deficiency ng ating bansa. Ayun lang at magandang umaga sa ating lahat.
On that note, Assistant Professor Angelica Navacero ng Institute of Human Nutrition and Food, Ma'am Angie, maraming salamat for joining us sa araw na ito. Thank you. Salamat din. All right, at inyo na at atin nga pong nakapiling ngayong araw na ito si Assistant Professor Angie Navacero ng IHNF at mga pahabol pa no na mga pagbati si na Ma'am Janeth Rubia, good morning BNS Maynghay Laguna, si Ma'am Jane Posada Orillaza, shout out daw kay Ma'am Jenny Between at Ma'am Odette Royo ng DSWD ng Carlan. Babatiin din natin ang ating mga kasama din sa Bidani. Yan, si Tita Pam Gonzales, Tita Ana Castañeda, Tita Bel Lalap, Tita Chare Maneha, at si Kuya Arnold Abuyog. Ay, baka may mga na-miss out pa ako. Patay ako pag may na-miss out ako. Baka hindi na ako makakapasok sa opisina bukas. Joke lang po yun. Alright, so tinalakay nga po natin ngayong araw ang tungkol sa micronutrient deficiencies at mayroon pong tatlong uri nito: vitamin A deficiency, iron deficiency, anemia, at iodine deficiency disorder. Nalaman din po natin yung iba't iba mga sintomas ng naturang deficiencies, no? At matutugunan din po natin ito sa pamamagitan ng micronutrient supplementation, pagkonsumo ng mga fortified na pagkain o yung mga may sangkap Pinoy seal, pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain na mayaman sa vitamin A, iron at iodine, at iba pa mga paraan na maaari nating makuha mula nga po sa ating mga health center sa ating bayan o barangay. O, diba? May pabonus pa na ring ng telepono. Ibig sabihin yan, yan po ang patunay na kami po ay nasa opisina ngayon. Kasi nag-ring yung telepono kahit broadcast. Anyway, magtungo na po tayo sa ating pinaka-inaabangan na segment. Alamin na natin kung ano ang inyong mga natutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Narito na ang ating NutriQuiz. Alright, at narito na nga po tayo sa ating NutriQuiz segment. Pero bago po tayo magtungo sa mga para doon sa mga mismong tanong natin, no? Para po sa araw na ito, sa ating NutriQuiz, narito po muna muli ang ilang mga paalala kaugnay po ng ating NutriQuiz. Muli po, isumite ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng format na ito, pangalan, at ang mga sagot mula questions 1 to 5. At i-message po ninyo ang inyong mga sagot hanggang bukas, Martes ng umaga, November 24, alas 12 ng tanghali. Yan, may extension pala. Kanina kasi nakalagay alas 9, pero ngayon may extension, alas 12 na. I-message ang inyong mga sagot hanggang Martes, Nobyembre 24, alas 12 ng tanghali sa Facebook page ng Bidani Network Program. At nakapin na po yan, ha? Nakapin, comment na po siya ngayon sa ating live stream para po mas madali na ninyong puntahan pagkatapos ng ating NutriQuiz. Alam niyo na kung saan ninyo ipapadala ang inyong mga sagot. Muli, wag po ninyong ipapadala dito sa ano, ha, sa comment section ng live stream, ha? Bako kopyahan kayo niyan. Alright, narito na po ang ating unang katanungan. Alin sa mga sumusunod ang mga karaniwang micronutrient deficiencies? Letter A, vitamina C, A, at iron. Letter B, vitamina A, iron, at iodine. Letter C, vitamina C, iron, at zinc. At letter D, vitamina A, iron, at zinc. Muli po, question number 1. Alin sa mga sumusunod ang mga karaniwang micronutrient deficiencies? Letter A, vitamina C, A, at iron. Letter B, ako po ay nasabihan na hindi pala nag-share screen ang ating quiz. Ayan, ulitin natin. Question number 1. Alin sa mga sumusunod ang mga karaniwang micronutrient deficiencies? Letter A, vitamina C, A, at iron. Letter B, vitamina A, iron, at iodine. Letter C, vitamina C, iron, at zinc. At letter D, vitamina A, iron, at zinc. Thank you.
Alright, bago po tayo magtungo sa question number 2, muli po paalala ay mag-message po kayo ha sa Facebook page ng Bidani Network Program para po sa inyong mga sagot sa Nutri Quiz. I-message po ninyo yan sa Bidani Network Program, Facebook o Messenger. Right, question number 2. Sino ang mas naapektuhan ng micronutrient deficiencies? A. Buntis, B. Nagpapasuso, C. Sanggol, D. Lahat ng nabanggit. Muli, question number 2. Sino ang mas naapektuhan ng micronutrient deficiencies? A. Buntis, B. Nagpapasuso, C. Sanggol, D. Lahat ng nabanggit. Sa ating pong ikatlong tanong, magbigay ng isang estratehiya upang maiwasan ang micronutrient deficiencies. O kakatapos lang ng segment na yon na very fresh dapat sa inyong memory yan. Question number 3, magbigay ng isang estratehiya, isa lang po ha, isa lang, upang maiwasan ang micronutrient deficiencies. Question number 4 para sa ating ikalawang Nutri Quiz ngayong umagang ito. Tama o mali? Mabilis mapagod, irritable, mainipin at antukin ay ang mga epekto ng kakulangan sa iron. Muli, question number 4. Tama o mali? Mabilis mapagod, irritable, mainipin at antukin ay ang mga epekto ng kakulangan sa iron. At ang ating panghuling katanungan, question number 5, tama o mali? Ang matang manok ay tumutukoy sa pagkakaroon ng maliit na mata. May pag-demo pa eh, no? Muli, question number 5, tama o mali? Ang matang manok ay tumutukoy sa pagkakaroon ng maliit na mata. Tama o mali? Muli po, paalala para sa ating mga NutriLife enrollees, isumite po ang inyong mga sagot sa ganitong format, pangalan at ang inyong mga sagot mula questions 1 to 5, katulad po na nakikita ninyo ngayon sa inyong screen. At i-message po ninyo ang inyong mga sagot hanggang bukas, araw ng Martes, Nobyembre 24, alas 12 ng tanghali, sa Facebook page ng Bidani Network Program. Hanapin lamang po ang Bidani Network Program sa Facebook o sa Messenger. Yan po ang ating Nutri Quiz para sa araw na ito. Ayan. O, diba? Sana ay marami kayong nasagot ha sa ating Nutri Quiz para po sa araw na ito. Alright, ang mga pahabol na pagbati, baka meron pa po kayo mga pagbati dyan. Gusto nyo pang magpa-attendance check o meron pa kayo mga komento dyan. What's on your mind? We'd really like to hear. Okay, eto na nga, mga pahabol na mga pagbati. Aba, nagulat naman ako yung nanay ko nagpa-shoutout ng good job, anak. Ayan. Magpapatarpolin na po ba kayo sa labas ng ano? Labas ng bahay. Si Ma'am Mendy Gaba ay bumabati din. Good morning po, BNS from Mahayhay, Laguna. Ayan, so karamihan po ng ating mga taga-subaybay ay mga kabidani po natin mula sa iba't ibang catchment barangays po natin
dito sa ating lalawigan ng Laguna. Ayan, o diba? Ay, syempre, total, kanina binati ko yung ating mga kabidani na reps, no? E, syempre, babatiin na rin natin yung ating liderato dito sa Bidani, IHNF, at sa College of Human Ecology. Kasi syempre, sila ang mga sila din ang siyang naging tulay para maging posible din, di ba? Itong ating palatuntunan, sina Assistant Professor, Associate pala, sorry, Associate Professor Angelina Felix, ang ating Program Leader, Director Lila S. Africa ng Institute of Human Nutrition and Food, and Dean Raden Piadoso of the College of Human Ecology. Ayan, o, di ba? Good morning po sa inyo, mga moms and sir. At pagbati na rin syempre pati na rin dun sa ating mga kabidani mula sa 12 member state universities and colleges ng Bidani Network Program. Yan po ay mga nakasubaybay din ngayon sa ating Nutri Live. Okay, uy, may pahabol si Ma'am Jane Posada Orillaza. Shout out daw sa kanyang baby. Oh, si Promise Rain, ba? Saan niyo ma'am nakuha yung pangalan na yan, ha? Promise Rain, ang ganda. Wow! O, diba? Okay, ang oras po sa buong kapuluan. Here is the time, here is the time, here is the time. Abay, 3 minuto na lamang po bago mag-alas 10 ng umaga. Ayan, napapansin niyo puro ako bati ako ng bati dito, no? Kasi meron pa po akong 3 minuto. Umamin! Nakailangang mag-ano, fill in ng oras. Ayan, kaya kung meron pa kayong mga pabati, go na, batiin nyo na, no, sa ating live stream page. Muli po, no, paalala po muli natin sa ating po mga kabidani at mga ka-Nutri Life. Una po sa lahat, yung sa inyong mga Nutri Quizzes, ipapadala po ninyo yan sa Facebook page ng Bidani Network Program. Naka-pin comment na po yan ngayon sa ating live streaming para mas madali ninyong mahanap. Ano? At another reminder para po sa ating mga Nutri Life enrollees, mag-join po kayo sa Bidani Nutri Live Enrollees Group para po mas mabilis ang ating pakikipagkomunikasyon at pakikipag-connect sa isa't isa dito sa Bidani Nutri Live. At nako, siguro kung hindi nyo napansin, no, tayo po ngayon ay nag-iba nga ng setup, no? Kunwari, may mga halaman, no? Kunwari daw eh, plantito. O, diba? Ayan. So, mula po dito sa aming tanggapan, ay dito na po tayo mag-broadcast, no? Ayan, para kung napansin nyo nga yung mga nakaraan nating broadcast, kuminsan may technical difficulty na ko po. Pero magkagayon pa man, syempre pinagsusumikapan po natin, 'di ba, na maitawid at maisakatuparan ng ating mga programa tuwing Lunes at Miyerkules. And speaking of maitawid, no, makasama din po natin from time to time dito sa ating broadcast sina Miss Pamela Gonzalez at Mr. Arnold Abuyog. Sila po ang ating mga katuwang din sa ating programa. So sila po ay bahagi ng community team. Kasama po nila sina Tita Bel at Tita Ana, no? Ayan. Pero sina Kuya Arnold at Tita Pam ay may additional duties na rin bilang mga kaagapay natin sa ating live broadcast, diba? Ayan. At yan na nga po ang kabuuan ng Bidani Nutri Life para po sa araw na ito. Para tuloy-tuloy ang ating pag-connect sa isa't isa, i-like ang Bidani Network Program sa facebook.com/bidani.np at sundan ang @bidani_np sa Twitter at Instagram. Sundan rin po ang Radyo DZLB sa facebook.com/radyo_dzlb at Radyo DZLB 1116 sa Twitter at Radyo DZLB naman sa Instagram. Susunod na mamayang alas 11 ng umaga ang Dito sa Laguna. Makasama ni Chad Roble upang pag-usapan ang pagbalanse sa kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan sina Dr. Marco Galang ng UP Los Baños College of Forestry and Natural Resources, Gillian Oliver Naredo, Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Victoria, Laguna, at Sandra Samantela, uy, kasama natin ito sa College of Human Ecology at Vice President Internal ng Philippine Institute of Environmental Planners, Laguna Chapter. Mapapanood po ninyo ang Dito sa Laguna sa facebook.com/Dito sa Laguna TV.
sa ngalan ng lahat ng bumubuo na Bidani NutriLive mula sa UPLB Bidani Network Program at Radyo DZLB, ang inyong lingkod, Gen Garma po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Lagi nating tatandaan, nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran at ang lagi nating iniiwang pagbati sa inyo tuwing umaga ay... Goodbye, sweetheart! Goodbye! Goodbye! See you on Wednesday!